Pagkatapos sabihin, mabilis akong tumalikod sa kanya. Kinuha ko mang gamit ko at tumakbo palabas ang pintuan. Maria Moore, sandali! Narinig kong sigaw ni Connor sa pangalan ko, ngunit patuloy pa rin ako sa aking mabilis sa paghakbang. Amor! Mas lalo ko pa pa yung nabilisan ang aking paglalakad na maramdaman kong hinahabol ako ni Connor. Nakalabas na ako ng gate ng university na makita kong sasakyan ni King. Agad siyang namabas ng kanyang sasakyan at mabilis sinalubong ako. Baby, are you okay? Bakit ka umiiyak? Akmang hahawakan ni King ang aking kamay na bigla itong tinabi ni Connor. Pare, problema namin to. Huwag kang makialam. Singhal ni Connor kay King. Amor, Peanut, please let me explain. Maniwala ka, minahal kita. Yun ang totoo. Akmang yayakapin ako ni Connor na bigla siyang sinuntok ni King. Gago ka? Anong ginawa mo kay Amor? Muntik nang ma-out of balance si Connor dahil sa pagsuntok ni King sa kanyang pisngi. Bakit ba masyado kang pakialamero ha? Nanilisik ang mga mata ni Connor na gumanti rin ang suntok kay King. Tama na, Connor. King, ano ba kayo? Natataranta akong babangit na sa dalawang lalaki na nagsusuntukan. Siguro sa paling na ibang haba na ng hair ko dahil pinag-aawayan ako ng dalawang gwapo at mayamang lalaki. Pero para sa akin ang sama-sama ng loob ko dahil nagwapa talaga nilang magsuntukan sa harapan ko. Mas nara lang nilang dinadagdagan ng problema ko. Nakita kong wala pa rin balak tumigil ang dalawa sa pagsusuntukan. Ayaw niyong makunig? Sige, ito para mas mabilis. Magpatayan kayong dalawa. Sabay kuha ko ng patalim sa aking bag at isa-isang pinahawak yun sa kamay nila. Agad naman silang tumigil sa pagsuntukan at gulat na lumingon sa akin. Nagtataka ko saan kinuha ang dalawang patalim. Ayan na, patunayan niyo ngayon kung sino mas karapat dapat sa inyong dalawang mahalin. Sige na, ituloy niyo na. Magsaksakan kayong dalawa. Kalimutan niyo nandito ako sa harapan ninyo. Yan naman tingin niyo dalawa sa akin, hindi ba? Para akong langgam sa paningin ninyo. Hindi niyo nga napansin na nandito ako, oh. Salamat ha, ang laking tulong niyo sa akin. Pagkasabi, agad akong tumalikod sa kanilang dalawa. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang galit. Malamang pinagchichismisan na ako ng mga estudyanteng nakasaksi sa aming tatlo. Amor! Narinig kong nagkasabay pa silang tawagin ang pangalan ko. Ngunit hindi ko sila pinansin. Patuloy pa rin ako sa paglalakad. Sorry Amor, pero kailangan kong gawin to upang magkausap tayo ng maayos. Wika ni Connor nang maabutan niya ako. Akmang lilingon ako nang bigla akong binuhat ni Connor. Connor, ibaba mo ako. Nag-i-hysterical na sigaw ko kay Connor. Nababagtantong binuhat niya ako papunta sa kanyang sasakyan. Pare, ibaba mo si Amor. Ako makakalaban mo kapag ginanong mo siya. Narinig kong sigaw ni King habang papalapit sa sasakyan ni Connor. Diyan ka lang. Huwag mo nang subukan lumapit kung ayaw mong pasabugin ko yung bungo mo. Singhal ni Connor kay King. Nakita ko siyang sumenya sa mga tauhan niya na nakabantay sa labas ng university. Akala ko dati mga civilian guards lamang ito. Yun pala mga tauhan niya. Agad naman nilang nilapitan at ginapos sa mga kamay ni King sa kanyang likuran upang hindi makalapit sa akin. Connor, kahit anong gawin mo, tapos na tayo. Huwag mong idadami dito si King. Saan mo ba ako dadalhin? Sigaw ko kay Connor na makita ko ang ginawa ng mga tauhan niya kay King. Amor, hahanapin kita. Narinig kong sigaw ni King habang nakikipaglaban sa mga tauhan ni Connor. Tuluyan ka na bang nabaliw? Sabihin mo sa mga tauhan mo pakawalan si King. Pababa ako. Hindi ako sinagot ni Connor. Bagkos kinuha niyang seatbelt at mabilis na kinabit yon sa aking katawan. Malamlam ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Just this time, Amor. Just this time. Bigyan mo muna ako ng pagkakataon para may paliwanag kung bakit ko ginawa ito sa iyo, please. Pagkatapos ito, hindi mo na ako makikita pa. Naluluhani ang pagsusumamo sa akin. Hindi na ako sumagot pa sa kanya. Hiniyaan ko na lang siya kung saan niya ako dadalhin. Tahimik ang buong biyahe namin ni Connor. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa kalagitnaan ng aming pagbiyahe. Bigla ako nalimpungatan nang maramdaman kong umakyat ang aming sasakyan sa Roro, isang barko patungong probinsya. Kinakabahang tininan ko si Connor. Ano ang ibig sabihin nito, Connor? Gusto mo lang naman akong kausapin, di ba? Bakit kailangan pa nating lumayo? Sinisigurado ko lang na hindi tayo madidisturbo ng boyfriend mo. Gusto kitang masolo para makapagpaliwanag ako ng maayos. Connor, nababaliw ka na ba? Ibalik mo ang kotse. Kung hindi ako babalik mag-isa. Akmang bababa na ako ng kotse upang takbay na nakanda na umusad na barko. Ngunit hindi ko na lang ituloy na makita na malayo ng distansya nito sa pier. Binalingan ko ng matalim na tingin si Connor na lihim lang nakamasid sa akin. Kung may binabala kang gawin na hindi ko magugustuhan, Connor, pakiusap. Huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang dagdagan pang kasalanan na ginawa mo sa akin.
Huwag ka mag-alala, mag-uusap lang tayo. Wala akong ibang binabalak na gawing masama sa'yo. Tinapunan ko siya ng matalim na tingin. At tahimik na tingnan ang orasan sa aking cellphone. Alas 2:30 na ng hapon. Maya-maya pa'y nag-pop up sa screen ng panan ni King na tumatawag sa akin. Agad ko naman itong sinagot. Baby, sabihin mo kung saan ka dinala ng gagong yan. Pupuntahan kita. Ano, okay ka lang ba? Nagpadala ako ng mga tauhan ko upang tulungan akong hanapin ka. Don't worry, ililigtas kita. Salamat sa pag-alala, King. Don't worry, okay lang ako. Huwag mo na akong hanapin, uuwi na rin ako kaagad. Kailangan lang namin biglang tumahimik si King sa kabilang linya. Alam ko, nasasaktan siya dahil nagawa ko pa rin piliin si Connor kaysa sa kanya. King, sana maunawaan mo ko. Yeah, sure, naiintindihan ko. Kung yun ang gusto mo, mag-ingat ka. Agad na nga nitong pinatay ang tawag. Nagpakwala ako ng malalim na buntong hininga. Kung sana'y natuturuan lang ang puso ko na umibig kay King, ginawa ko na. Pero isa lang ang puso ko at isa lang din ang pinipintig nito. Mahal mo siya? Agad ako nakabawi nang marinig ang tanong ni Connor. Wala ka ng pakialam kung minahal ko siya o hindi? Mataray kong sagot kay Connor. Minahal mo rin ba ako, amor? Kahit minsan lang. Hindi ko na kailangan pa sabihin sa'yo yan, Connor. Dahil ikaw lang makakasagot niyan. Tanungin mo ang sarili mo. Sa tingin mo ba normal sa isang babaeng umibig sa isang baliw? Ako lang gumawa nun, Connor. Dahil baliw lang ang babae ang kayang umibig sa isa ring baliw. At ako lang ang nag-iisang babae na handang magpakabaliw para lang maabot ka. Peanut! Akmang kukunin niyang aking kamay ngunit hindi natuloy dahil agad ko yung iniiwas na mahawakan niya. Magpapahangin lang ako. Pagkasabi agad na ako lumabas ng kotse niya at umakit sa itaas, sa deck part ng barko. Kung saan lahat ng mga pasero at driver ng mga sasakyan na nakapark sa ibaba ay dito umakit upang makita magandang view. Pinili kong tumayo sa pinakadulong part ng deck at isinadala ang aking dibdib sa railing sa barko. Lalo ko lang naramdaman ng lungkot sa aking puso habang nakatunghay sa mga alon sa dagat. Natanaw ko ang parang malapit lang ng mga bundok na nakapaligid sa lawak ng karagatan. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha habang malayo nakamasid sa aking mga tingin sa mga bundok na iyon. Ilang sandali pa'y naramdaman kong may malaking kamay na mainit ay umakap sa akin mula sa aking likuran. At tinayaan niyang humilig ako sa kanyang matitipunong dibdib. Gustong magreklamo ng aking isip ngunit tumututo lang aking puso. Napapikit ako at dinaramang init ng mga yakap niya. Inaamin ko na miss ko siya ng sobra. Hinawi niyang ilang hibla ng aking buhok na lumilipad sa bawat pagdampi ng hangin at sinabit iyon sa likod ng aking tenga. Peanut, I'm sorry. Muli na namang naglandas sa mga luha sa aking mga mata nang marinig kong pagsasorry ni Connor. Connor, nakikita mo ba ang mga bundok na yan? Kung titingnan mo sila para nasa malapit lang at feeling mo, kaya mong abutin. Ngunit kapag sinubukan mo ng puntahan, hindi mo pa rin maaabot dahil ang layo pala. Katulad ka rin ng mga bundok na yan, Connor. Alam mo bang sobrang saya ko noon na maging tayo? Dahil akala ko naabot ko ng lalaking pinapangarap ko. Namahalin at mahalin ako. Ngunit ang realidad, hanggang tanaw lang palang kita. Ang hirap mong abutin, Connor. Sabay napakalayo mong pang umabutin ako. Hindi totoo yan, Peanut. Dahil nandito ako at pilit pa rin lumalapit sa'yo para maabot mo. Huwag mo lang akong itulak na lamayo sa'yo dahil sa pagkakataong to, nahihirapan akong i-reach out ka. Pakiramdam ko ang layo mo na at natatakot akong darating ang araw na sabihin mo sa'kin na hindi mo na ako mahal. Wow, Mommy! Para silang si Rose at si Jack sa Titanic. Diyos kong bata ka, huwag nga ako sino-sinong tinuturo mo. Totoong sinasabi ko, Mommy. Napalad ko si Rose at Jack sa movie. Diba ganun din ang ginagawa ni Jack? Nakayakap kay Rose sa likuran. Pareho kaming napalingon ni Connor nang marinig ang sinabi ng 10 years old na bata. Nagkatinginan kaming dalawa at sabay na tumingin ulit sa nanay ng bata. Pasensya na kayo, ma'am, sir. Talagang madaldal lang ho itong anak ko. Ikaw na bata ka? Buwaba na nga tayo. Kung ano na lang nakikita mo eh. Sabay karga ng ina sa kanyang anak pababa ng deck. Nahihiya namang kilalas ko ang dalawang kamay ni Connor na nakayakap sa aking bewang at mabilis na bumaba na rin ang deck. Hindi nagtagal narinig na namin ang malakas na ugon ng barko na nagpapahiwatig na dadaong na ito sa pier. Mabilis naman sumunod sa akin si Connor. Sabay kaming pumasok sa kanyang kotse. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Connor. Sa Guimaras Island. Nakangiti niyang sagot sa akin. Dahilan para magsiunahan ng mga paru-paro sa paglipad sa aking dibdib. Peanut, come back here. Narinig kong napamura si Connor habang sinisigaw ang pangalan ko. Amor! Sigaw niya ulit habang hinahabol ako.
kaya pinabilisan ko ulit ang pagtakbo upang hindi niya ako maabutan. Alas 7 na umaga kami nakarating dito sa Gizi Lighthouse, isang white sand beach resort na makikita sa Guimaras Island. Aaminin ko sobrang napahanga ng lugar na to, ngunit nilaman pa rin ako na sobrang galit kay Connor. Hindi ko inaasahang malayo palang pagdadalhan niya sa akin para lang magpaliwanag. Kaya na makita kong beses siya sa kausap niyang manager ng resort, nagkaroon ako ng pagkakataon upang tumakas. Narinig ko kasi kanina nag-book siya for 1 week stay namin dito. Ano naman ang gagawin namin dito sa loob ng isang linggo? Gayunpaman, nag-aalangan din ako dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko kabisado ang lugar na ito. Bago kami nakarating dito ng dalawang sakay, pa kami ng Roro, passenger seat. At kung hindi pa ako nagkakamali, inabot kami ng dalawang araw at isang gabi ng biyahe dahil pagkakinabukasan pa kami nakarating sa isang to. Lumingon akong mali kay Connor at nakita kong malapit na niya ako maabutan. Nagulat ako na marinig kong malakas na busina ng sasakyan. Humarap akong mali sa akin dinaraanan habang tumatakbo. At ganoon lang ang pagkasinda ko na makita ang jeep na malapit ng bumangga sa akin. May mga karga ito mga pasero na may plano ding maligo sa beach. Peanut! No! Narinig kong sigaw ni Connor. Pumikit ako at tinintay ang aking katapusan. Ngunit hindi nangyari na mabilis akong kinabing ni Connor at nagpagulong-gulong kami sa gilid ng kalsada. Namatla ako sa sobrang kaba. Muntik na ako matuluyan. For God's sake, amor, bakit mo ba ginawa yun? Kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Mangiyak-iyak na wika ni Connor habang niiyakap ako. May sugat ka sa braso. Sambit ko na makitang may dugo sa braso niya. Galos lang to, malayo sa kamatayan. Ikaw, may masakit pa sa'yo? Okay lang ako. Mahina akong sagot. Alika, tutulungan na kitang makatayo. Inawakan ko ang kanyang kamay na nakalahad sa akin at sabay kaming tumayo. Ouch! Ang sakit! Impit na sigaw ko na hindi ko kaya itayo ang kabilang pa ako. Para ako maiiyak sa sobrang sakit. Shit! Mahinang napamara si Connor at mabilis kong binuhat pabalik ng resort. Napapaluha ako sa sobrang sakit habang nakasubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Dahan-dahan niya ako inihiga sa kama sa loob mismo ng silid na nakabook niya kanina. Puro ng takot at pag-alala ang nakikita ko sa kanyang mga mata habang sinusuri ko sa namasakit sa aking paa. Mahal, itong hinahawakan ko masakit ba? Oo, aray, huwag mo nang hawakan masakit. Impit kong sigaw muli. Nang pinisil niyang bukong-bukong sa aking kaliwang paa, mabalis siyang umupo sa tabi ko at ginawaran ng halik ang aking noo. Sorry mahal, sandali. Magpapahid lang ako ng ice pack para lagyan natin ang namamagamong paa. Hello, Amy. Bakit bang tagal mo? San ka na ba? Naiirit ang wika ni Connor sa kausap niya sa phone. Sorry, sir. Traffic kasi sa Iloilo kaya nahuli ako ng dating. Nandito na po ako ngayon sa resort. Bilisan mo. Kailangan ko ng assistant dito. Kahapon pa kita sinabihan na agahan mo. Ako ba pala ang maghihintay sa'yo? Puntahan mo ako dito sa VIP unit number 20. Magdala ka ng ice pack. Bilisan mo, ha? Nakita ko, binabara ni Connor ang kanyang cellphone at muling lumapit sa akin. Naka-loudspeak ang kanyang cellphone kanina, kaya narinig ko ang lahat ng pinag-usapan nila ng tinawag niyang Amy. Ilang sandali pa'y narinig na namin ang magkakasunod ng katok sa pintuan. Pumasok ka! Agad naman pumasok ang isang babae na sa tansya ko, nasa 35 ang edad. Dala niya ang ice pack at binigay iyon kay Connor. Kinuha din yon ni Connor at tandang nilagay sa aking sprained ankle. Napapikit na lamang ako sa sobrang sakit nang tumapo ang yelo sa aking paa. Tiisin mo lang to, mahal, para maiwasan ang pawamaga ng paa mo. Lihim akong napaiyak habang hinahayaan si Connor nilagyan ng bendahe ang aking paa. Matapos niya akong painumin ng gamot, hindi ko na namalayan kung kailan ako nakatulog. Alas dos ng hapon ako'y magising. Munti ko lang makalimutan nilala pala ako ni Connor sa islang ito. Dahan-dahan akong bumangon at paika-ikang pumunta sa CR upang umihi. Nakaramdam ako ng pangangasim ng aking lamunan, kaya kinuha ko toothbrush na hindi pa nabubuksan. Talagang inihanda ni Connor ang salid na ito dahil halos lahat ng gagamitin namin nandito na. Pagkatapos ko mag-toothbrush, muli akong paika-ika naglakad at sumilip sa bintana. Bahagi ako minuksan ng steel window at inanap ng mga mata ko si Connor. Agad na nagkasalabong ang aking mga kilay na makita ko siyang lumalangoy sa dagat at matimis ang mga ngiti habang kinakausap ang maputi at magandang babae. Dalawa lang silang naliligo at parang tuwang-tuwa na si Connor habang kausap ang babae. Kahit kailan, womanizer talaga. Dilala niya lang ako dito tas makikipaglandian sa iba. Nagingit-git ang kalooban ko sa sobrang selos. Nadagdagan ang inis ko sa kanya.
Hindi pa nga siya nakapagpaliwanag sa akin. Tapos, eto na naman siya. Akmang babalik na ako sa aking higaan na makita ko siyang umahon sa tubig. Sinundan siya ng aking paningin. At lalo ko nag-aapoy sa galit na makita ko, kausap na naman niya ang tatlong babae na may mga dalang gulay. Bakit ganun siya kumausap sa mga babae? Para nagpapakyut? May akbay-akbay pa sa isang babae. Uubusin lang naman palang paninda nitong gulay. Inis na tanong ko sa sarili. Naghihimutok ang aking kalooban at paikaik ang bumalik sa higaan. Hindi ko na malayan, tumuturo na palang aking mga luha sa sobrang eselos at inis. Maya-maya pa'y narinig kong bumukas ang pintuan. Naramdaman kong si Connor yung dalaamoy kong natural scent ng katawan niya. Agad akong pumikit habang pinapakiramdaman ang mga kilos niya. Tok-tok! Sir, nandito na po yung mga damit na pinabili niyo. Narinig kong boses yun ni Amy mula sa labas ng pintuan. Agad naman binuksan ni Connor ang pinto at kinuha mga pinabili niya. Muli ako nakarinig ng pagsara ng pinto at ang mga hakbang ni Connor na papalapit sa akin. Muli akong kinabahan, ngunit agad namang napalis nang maramdaman kong bumukas ang aparador na nilalagyan ng mga damit. Bahagya ako binuksan ang aking mga mata at pinagbasa ng ginagawa niya. Muntik pa ako mahulog sa kama na makita ko nagubad si Connor ng kanyang swimming trunks. Shit! Usal ko sa aking sarili dahilan upang mapalingon si Connor sa aking direksyon. Mabilis kong ipinikit ang aking mga mata at agkunwaring tulog pa rin. Samot sa aring kabang aking nararamdaman na napagtanto ko na nandiyan na siya sa aking harapan. Bahagya akong iniangat ang talukap ng aking mga mata. Muntik na ako mapasigaw na makita ko mismo sa harap ko. Amor, open your eyes. Masama yung nabuboso ka. Agad ako nag-inarte nang marinig ang sinabi niya. Aray, ang sakit ng paa ko. Nagkukunwari ako nasasaktan habang dahan-dahang dumidilat ang aking mga mata at agkunwaring kakagising ko lang. Agad akong sumimangot na makita kong pilyong ngiti mula sinabi ni Connor habang nakatitig sa akin. Umupo siya sa aking tabi at hinalikan ang aking noo. O ano, masakit pa rin ba? Bahagya akong tumango. Hindi ko alam kung ano'y sasagot ko dahil sobrang lapit na naman na mga labi namin sa isa't isa. Ang mga mata niyang puno ng pagmamahal kapag nakatitig sa akin. Ang mga labi niyang mapupula na kapag umahalik sa akin nakakalimutan ko kung sino siya at kung ano ko sa buhay niya. Sorry mahal, hindi ko sinasadya na isang katulad mo ay matututunan ibigin ng isang baliw na tulad ko. Sorry kung nagpanggap ako bilang isang baliw para lang malaman ko ikaw na ba talaga ang babaeng karapat dapat kong mahalin. Muli, naglandas sa mga luha ko nang marinig ang sinabi niya. Muli ko naramdaman ang sakit ng maalala ang pag-uusap ng kanyang ama at ng babaeng papakasalan niya. Kahit ano pang sabihin mo, Connor, hindi mo na mababago ang katotohanan na malapit ka ng ikasal. Niloko mo pa rin ako. At alam mo kung anong pinakamasakit dahil wala akong pinagkaiba sa mga babaeng dumaan sa buhay mo. Nagkakamali ka, Peanut. Malaki ang pinagkaiba mo. Alam mo ba nang bibisitahin kita? Gustong gusto ko nang angkinin ka. Pero nang ibabaw ang pagmamahal ko sa iyo. Kaya ako nirerespeto ang pagkababae mo. Sa lahat ng babaeng dumaan sa buhay ko, ikaw lang nagpabago sa akin. Ikaw lang, Peanut. Hindi ko mahal si Rexy, ikaw lang ang mahal ko. At ikaw lang babaeng gusto kong pakasalan. Mapakla akong umiti dahil sa sinabi niya. Wow naman, Connor, mahal mo ako. Nakaka-touch naman. Mabuti pa si Rexy, hindi mo mahal pero alam niya ang lahat sa buhay mo. Alam niya ang buong pagkatao mo, ngunit ako, wala, Connor. Sobrang tanga ko, dahil mas pinili kong mahalin ka sa kabila ng katotohanan na hindi pa kita lubusang kilala. Ang liit-liit ang tingin ko sa sarili ko ngayon, Connor, alam mo ba yun? Peanut, I'm sorry. Bala ko namang sabihin sa'yo lahat sa buhay ko eh. Naghanap lang ako ng magandang pagkakataon para unti-unti mong matanggap ang totoong pagkatao ko. Please, wag mo naman akong bitawan ng ganito. Connor, ang hirap. Kahit anong gawin kong paglimot sa'yo, mahal pa rin kita. Gago ka. Pagkatapos kong masabi yon, hindi ko alam kung bakit agad tinawi ni Connor ang pagitan ng labi namin sa isa't isa. Bahagyang inangat ang likod ko para mabigyang laya ang kanyang mga kamay sa pagyakap sa akin. Ang kaninang masuyong halik, mas lalo naging maalab nang maramdaman niyang gumaganti ni rin ako sa mga halik niya. Naralasahan ko pang alat ng mga luha ni Connor na bumabagsak din sa aking labi habang humahalik siya sa akin. Alam ko umiiyak siya at gusto niya iparamdam sa akin kung gano'n niya ako kamahal. Sabi nga nila, action speaks louder than words. At kahit ang tipo ni Connor ang di alam kung paano sasabihin ang gustong ipahiwatig ng kanyang puso, kayang-kaya niyang maiparamdam sa akin kung gano'n ako kahalaga sa buhay niya. Nagpapakabilo na naman ba ako ulit? Hahayaan ko na naman ba ang puso ko na muling masaktan kapag dumating sa puntong kukunin na siya ni Rexy sa akin? Mga katanong na sumasagi sa aking isipan habang gumaganti ako ng halik kay Connor.
Niyakap ko siya na mahigpit upang iparamdam sa kanya na hindi ko kayang bitawan siya, na handa akong sumugal ulit sa ngalan ng pagmamahal ko sa kanya. I love you, Peanut. Sa iyo ko lang naramdaman ang ganito. Ikaw lang nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal kahit hindi mo pa alam ang buong pagkatao ko. I love you too, Connor. Nakahanda akong sumugal ulit at hintay ng araw na ganap ka ng maging akin. Naluluhang sagot ko sa kanya. Muli niya akong ginawaran ng halik sa labi at tinanong, paano ang boyfriend mo? Si King? Hindi ko siya boyfriend. Matali ko siyang kaibigan simula pa ng mga bata pa kami. Nakakaingit naman. Buti pa siya. Matagal ka na niyang nakasama. Malungkot niyang wika. Ang sabihin mo, si King ang naingit sa inyo dahil hindi kanya kayang palitan. Muli na naman niya ako hinalikan ng matagal hanggang sa kapwa kami kapusin ng hangin. Pagkakilala kita kay Dad, gusto ko, makasal muna tayo bago ko ang kalinto. Sabay hipo sa pempem ko. Agad ako napasinghap at napaigtad sa ginawa niya dahil anupang bahagya ko siyang naitulak. Humagalpak siya ng tawa at humiga na rin sa tabi ko. Namumula ang aking pisngi sa sobrang hiya at nagtalukbong ng kumot. Ahas! Malaking armas! Tarantang sigaw ko na makita ang hubad na katawan ni Connor sa loob ng kumot. Muntik na ako mahulog sa kama dahil sa pagkamulat na makita ko ang harap ni Connor. Tila mas lalong humaba at lumaki ito nang tumbis siya sa akin. What? Ano naman ang gagawin ng ahas dito sa higaan natin? Kulot tong tanong ni Connor. Yung ano mo? Yung alaga mo parang tutuklawin ako eh. Natataranta kong sagot sabay turo ng nguso ko sa malaking nakaumbok sa harapan niya. Shit! Mura ni Connor sa sarili nang tingnan niya ilalim ang kumot at mabagtanto na natanggal na palang tuwalya na nakatakip sa harapan niya. Nakita ko siyang mabalis sa tumayo at muling nagtapis ang tuwalya. Namumula na rin siya sa sobrang kahihiyan. Nagkatinginan kami at sabay na napatawa nang maalala mga kalokohan naming dalawa. Pagkatapos magbihis ni Connor, tinulungan niya ako makatayo at pinaupo sa harap ng mesa. Isang maliit na bahay na gawa sa native materials ang kinuha niya. Meron lang itong isang malaking kwarto, hot and cold, shower sa CR, at kompleto ang lahat ng mga gamit sa loob. Meron siyang electric stove para sa gusto magluto. Pinanood ko lang siya habang hinuhugasan ng mga gulay na pinamili niya kanina. Muli akong sumimangot nang maalala naman ang kalandian niya. Hindi naman nakaligtas kay Connor ang simangot ko nang lumingon siya, kaya agad niya ako tinanong, oh, bakit ganyan na naman ang mukha ng mahal ko? Saan mo naman kinuha yung mga gulay? Ah, galing to kay Narisa. Marian at Desiree, dumaan kasi sila kanina kaya naisip ko na lutuan ng mga preskong gulay galing sa probinsya. Bakit? Hindi ba gusto ang gulay? Gusto. Matagal mo na ba silang hindi kilala? Bakit nakakapay ka dun sa isang babae kanina? Nax, ikaw ha? Kaling nakapapalagising, pati pagkakapay ko kay Risa, pinagsilosan mo pa? Nagpasuyo lang ako sa kanya na dalan ako ng asawa niya mamaya ng mga huni ng isda. Gusto ko mag-ihaw tayo mamayang gabi. Nang makitang nakasimangot pa rin ako, bahagya siya napangiti. O ano, nagsiselos ka pa rin ba? Ano ka ba, may asawa na yung tao pinagsiselosan mo pa? Umar ko isang kilay ko. Eh, yung babaeng kaharutan mo dun sa dagat habang naliligo ka, sino naman yun? Naiirit akong tanong. Ah, si Jeremy ba ang tinutukoy mo? Nako naman mahal, mas possessive ka pa yata kaysa sa akin eh. Hindi mo ba nakikita, buntis na yun? Paano ko makikita? Di ko naman nakikita ang tiyan niya dahil nasa ilalim ng tubig. Pabalang kong sagot sa kanya. O siya, tama na. Huwag mo na silang pinagsasilosan. Wala silang panama sa charm mo. Sabay pisil niya sa tungki ng ilong ko. Nag-uumapaw ang saya ko ngayon habang mabiyahe kami ni Amor pabalik ng Maynila. Matapos ang isang linggo, nabakasyon namin sa Guimaras Island. Masana namin minahal ang isa't isa. Wala akong oras sa sinayang upang iparamdam sa kanya na siya lang ang babaeng minahal ko ng ganito. At ganoon din siya sa akin. Pakiramdam ko ngayon nakalutang pa rin ako sa ulap. Hindi na sayang isang linggo dahil nagkaroon ako ng pagkakataon upang magpaliwanag at magsabi ng totoo kung pagkatao sa kanya. Maliban na lang sa isa ang pagiging anak ng mafia. Natakot ako pag sinabi ko sa kanya, baka hindi niya ako maintindihan. Baka maisip niya, iwanan ako. Binalingan ko siya habang natutulog. Napangiti ako dahil nakapulupot pa rin ang dalawang kamay niya sa aking mga braso habang nagmamaneho ako. Dahan-dahan ko munang inihinto ako sa sakyan sa tabi ng kalsada upang sagliting magpahinga. Sumandal ako sa headrest ng aking upuan at binalingan muli si Amor. Mas lalo pa niyang isinubsob ang dibdib ko na mukha nang maramdamang huminto sa sakyan namin.
Ngunit patuloy pa rin sa pagpikit ang kanyang mga mata. Madamdamin kong ginawaran nang halik ang kanyang noo. I love you, Peanut. Handa ako ipaglaban ka. Kahit pa nangangahulugan na maging kalaban ko ang buong mundo dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Bulong ko sa kanya. Saka muling siniil ng halik ang kanyang matamis na labi. Hindi ko naman alam na narinig pala niya ang sinabi ko dahilan upang magmulat siya ng mga mata at parang naluluhan na tinitigan ako. Hinapros niya ang aking pisngi at buong suyo na ginawaran din ang halik ang aking labi. I love you too, Connor. Nakanta na rin ako ipaglaban ka kahit ayaw pang sabihin sa akin ang buong mundo para sa'yo. Naluluha ko ni yakap si Amar na mahigpit. Sa mga oras ito, tila ba gusto ko nang itigil ang ikot ng mundo? Gusto ko habang buhay na kaming ganito. Malayo sa mga taong gustong sirain ang relasyon namin. Isa na doon si Daddy. Alam ko ayaw niya kay Amar dahil si Lexi ang gusto niya para sa akin. Ngunit nakanda na akong harapin siya ngayon. Bahala na ako magagalit siya. Gagawin kong lahat upang ipaglaban ang pagmamahal ko kay Amar. Nakanda ka na bang harapin si Daddy? Tanong ko sa babaeng nakasandal ngayon sa dibdib ko. Tumingala siya upang tingnan ako. Nakikita ko ang agarang pagtango niya. Nakanda na ako, mahal. Alam ko hindi ako babaeng gusto niya para sa'yo. Ngunit handa akong gawin ang lahat, matanggap niya lang ako. Buong pagmamahal kong niyakap si Amar at ganoon din siya sa akin. Ilang minuto pa namin ninamnam ang mga yakap ng bawat isa. Nang biglang nagring ang aking telepono, si Leo ang tumatawag. Hindi ko alam kung bakit ako biglang kinabahan. Hello, son. We need to talk. I'll wait for you here. Mahinang mura ko sa sarili dahil boses si dad ang aking nakausap at hindi si Leo. Malamang sinadya niyang cellphone ni Leo ang gamitin para tawagan ako para agad kong sagutin ang kanyang tawag. Mahal, bakit? May problema ba? Tanong ni Amor sa akin nang mapansin na parang wala ako sa sarili pagkatapos kong patay ng tawag. Si dad, gusto ko ba kausap? Sigurado ka bang nakahanda ka na para ipakilala kita sa kanya? Muling tanong ko kay Amor. Eh, natatakot kasi ako eh. Baka hindi niya kayanin yung anumang sasabihin ni dad sa akin. Siguro naman kapag nakaharap na ako sa kanya, hindi niya naman ako kakainin ng buhay, di ba? Biro kong sagot sa kanya. Bagamat nahalata ko pa rin na kinakabahan siya. Don't worry, hindi kita pababayaan. Basta't lagi mong tatandaan kahit ano pang sabihin ni dad, ikaw lang babaeng mamahalin ko at iaharap ko sa altar. Madamdamin kong wika sa kanya para mabawasan ang kaba na kanyang nararamdaman. Gumiti siya sa akin. Muli ko sinail ng halik ang kanyang mga labi bago maling pinandar ang kotse. Ano ang mangyayari sa pagharap ni Connor at Amor sa daddy niya? Matanggap kaya na matanda si Marie Amor? Maipaglaban kaya ito ng binata? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating istorya.